Ayan. So dito po mga kaupersong, dito po sa talata na ating mga binasa ay sinabi dito na may isang tao, no? Ulitin ko po. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, may isang tao, kneeling down to him and saying, lumuhod sa ating Panginoon, no? Kay Panginoon si Kristo. Sabi, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and soul sore vexed, and for oft times he falleth into the water and oft into the fire and oft into the water, and brought him to the disciples and they could not cure him. No, lumapit siya sa Panginoon at nagmakaawa siya sa Panginoon na pagalingin ang kanyang anak kasi ito ay nasapian ng demonyo, no? Minsan tumatalon sa apoy at sa tubig, diba? So wala siyang control sa kanyang sarili. And itong tao ito lumapit muna sa mga disciples, yung anak niya ay nilapit niya sa mga disciples, pero sabi dito ay hindi kayang pagalingin ng mga disciples ang kanyang anak, no? Kaya lumapit siya sa ating Panginoon. Sabi dito sa verse 17, and Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me, no? Sabi niya, o faithless, o walang pananampalataya na mga na henerasyon. Napakahalaga po talaga, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Panginoon. So mamaya po atin po makikita yan kung gaano kahalaga ang pananampalataya po sa atin. Sa verse 18, and Jesus rebuked the devil and he departed out of him, and the devil and the child was cured from that very hour, no? And the rebuke ng Panginoon yung devil, pinaalis niya sa bata, at yung bata ay gumaling sa oras na yon, no? And then came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? So nagtanong yung mga disciples, oh Lord, bakit hindi namin kayang palabasin yung demonyo sa batang ito, na sumapi sa batang ito? No? Nagtanong mga disciples yan, ha? Those are the closest to God, to Jesus Christ. Siya yung close na person ng Panginoon. Pero hindi nila kayang pagalingin yung nangangailangan ng tulong, yung sinapian, di ba? Kung iisipin natin, mga ka-hoopers ba, na kung sila, they encountered God, our Lord Jesus Christ, face to face, and take note, iisipin natin, mga ka-hoopers, na they are the very first believers, they are the pioneers, no? Sila yung mga talagang nagsimula ng mga gawain. Nagsimula na sila yung sinaunang mga mananampalataya. Sila yung first hand na naka-experience sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero ito po, mga ka-first, tandaan po natin, hindi nila kayang gawin yung gusto nilang gawin na milagro. Or yung gagawin nila. Why, no? So kung sila first hand they encountered God, how much more kaya tayo, no? So mga kapatid, sabi ni Jesus Christ sa verse 20, ito yung sagot niya. And Jesus said unto them, sabi ni Kristo, because of your unbelief, dahil sa inyong hindi pagsampalataya, dahil sa inyong hindi sabisaya pa sa pagtuo, kaya pagtuo, no? Wala kang pananampalataya, wala kang tiwala, no? Dahil sa walang pananampalataya, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, see mga budet, ang sinabi ng Panginoon, kung tayo ay may pananampalataya, kahit konti-konti lang, nung napakaliit, kasing liit ng butil, ng mustard seed, ay kaya po natin, sabi ng Panginoon dito, no?
If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Wala pong maging imposible sa atin pag tayo ay mayroong pananampalataya sa Panginoon. No? Kaya, mga kapatid, dito po atin pong makikita, matutunghayan. Because of your unbelief, no? Please listen very carefully, no? Para atin pong maunawaan na ma-remind tayo, kaya pala tayo hindi naging successful sa buhay. Kasi, dahil dito, kinulang kinapos tayo ng pananampalataya. No? Kinulang or marahil, hindi tayo nananampalataya. Hindi natin pinanampalatayaan yung ating dinulog sa Panginoon. At more importantly, hindi tayo nanampalataya sa Panginoon. Wala tayong pananampalataya sa Kanya. Because number one, mga ka-hopers, number one point sa umaga na ito, because of your unbelief, we don't succeed. Okay? Dahil sa hindi natin pagsampalataya, hindi tayo nagtatagumpay. No? Hindi tayo nagtatagumpay. Kasi hindi tayo nanampalataya. Mga ka-hopers, Matthew chapter 13 verse 58, sinabi po ng talata dito, 13:58, the word of God says, and he did many mighty works because of their unbelief. Mga kapatid, hindi po kikilos ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po kikilos ang Panginoon. Hindi po niya didinggin yung ating mga dinudulog sa Kanya. Hindi po niya bibigyang katuparan ng ating mga hinihiling kung wala tayong pananampalataya. No? And he did not many mighty works there because of their unbelief. Because of our unbelief, our prayers will not be heard. Because of our unbelief, yung lahat ng ating pinagpapagalan ay hindi po yan magkakaroon ng magandang bunga, mga kapatid. Hindi po yan magiging successful. Kaya tayo, lahat ng ginagawa natin, hindi nagtatagumpay yung negosyo, yung application sa trabaho, application sa abroad. Kasi nga, mga ka-hopers, hindi tayo nananampalataya sa Panginoon. At more importantly, hindi natin sinasama ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Diba? Hindi tayo nagtatagumpay, mga ka-hopers, kasi hindi natin pinanampalatayaan na kayang ibigay ng Panginoon yung ating mga ginagawa na magkaroon ng magandang resulta, na magkaroon ng magandang bunga yung ating ginagawa. Kaya tayo hindi naging successful. Nagdadalawang isip tayo sa ating mga negosyo. Nagdadalawang isip tayo na baka malugi, baka hindi kakayanin, baka kakapusin ng budget, baka hindi ito maging successful, no? Pag ganun tayo, hindi talaga. Most important tip po, mga ka-hopers, pag tayo may ginagawa sa ating mga buhay, mapatrabaho man yan, mapanegosyo man yan, siguraduhin po natin nakasama natin ang Panginoon. No? Siguraduhin natin, mga kapatid, mga ka-hopers, nakasama natin ang Panginoon. Panampalatayaan natin na ang Diyos kaya niyang ibigay lahat ng ating hinihiling, ginagawa sa ating buhay, lalo na pag yung mga mananampalataya, no? Mga fellow hopers, pag kayo ay nagsisimula ng isang negosyo or nagsisimula sa inyong mga trabaho, may pangarap kayo sa buhay, no? Basta, mga ka-hopers, wag niyo kalimutan na isama niyo ang Panginoon sa inyong mga pangarap sa buhay. At manampalataya kayo sa Panginoon na bigyan niyang katuparan ang inyong mga pangarap sa buhay. Bakit? Kasi nga, yung ating pananampalataya, ito po yung nagbibigay sa atin ng success. Diba? Ano sabi ni Joshua? Diba? Sabi ni Joshua, and thou shalt have good success. Good pa, success pa. Diba? Good na success. Kasi may mga success, mga kapatid, na hindi sa Panginoon eh. May mga success na galing sa demonyo.
No? So, we need to kailangan natin na kasama ang Panginoon sa ating buhay, no? At meron tayong pananampalataya sa Panginoon na kaya niyang ibigay lahat ng ating pinapangarap, minimithi sa buhay, no? Kung gusto maging successful, mga kapatid, na gumula sa Panginoon, isama natin siya sa ating mga pangarap, isama natin siya sa ating trabaho, isama natin siya sa ating buhay, at tayo po ay magtiwala sa Kanya na kaya niya tayong dalhin sa ating mga pangarap. Yan po, mga kapatid. Sabi nga, because of your unbelief, we don't succeed. If you want to be successful, believe. Manampalataya tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon na kaya niyang ibigay ang lahat ng ating minimithi sa buhay, no? Matthew chapter 17 verse 20. Sinabi dito Matthew, no? 17 verse 20, no? Lalo sa bandang dulo, sinabi dito, nothing shall be impossible unto you. Kung tayo po ay mayroong konting pananampalataya, meron tayong pananampalataya sa Panginoon, kahit kakaramput lang, basta mayroon tayong pananampalataya, walang magiging posible. Lalong-lalo na, mga kapatid, na pagbuo ang iyong pananampalataya. Dito nga, sinabi ng Panginoon, pag ikaw ay mayroong pananampalataya na kasing liit na isang mustard seed, nothing shall be impossible unto you. How much more kung iyong pananampalataya ay ibigay mo ng buo sa Panginoon? See? Napakaganda po na isipin, mga hopers, na meron tayong success na dadatnan. Meron tayong success na hihintayin pag tayo po ay buo na magtiwala sa Panginoon. No, huwag na tayong magduda, huwag na tayong magdalawang isip sa mga tatahaki natin. Siyempre, before we do something, kailangan muna natin niyang idulog sa Panginoon. Let's ask guidance, help, no? Support sa Panginoon. No, mga helpers, because of your unbelief, we don't succeed. No? Pangalawa, because of your unbelief, kasama natin dito sa, no, sa John 15:5. Sabi dito sa John 15:5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. See? Pag wala po ang Panginoon sa atin, pag wala tayong pananampalataya sa Panginoon, wala po tayong magagawa, wala po tayong success na makakamtan sa Panginoon. Wala tayong success na makakamtan sa ating buhay. No? Kaya nga, we need to trust in our God, no? To our Lord Jesus Christ, no? Number two, no? Because of your unbelief, our prayers will not be heard, no? Dahil sa ating walang pananampalataya, hindi pagsampalataya, hindi pagkaroon ng tiwala sa Panginoon, ang ating mga panalangin po, mga ka-hopers, ay ito po ay nahaharangan, hindi po ito nagkakaroon ng katuparan, hindi po ito abot sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi po ito maririnig o hindi ito didinggin ng ng ating Panginoon, no? So our prayers, pag wala tayong pananampalataya, mga ka-hopers, ay talagang hindi malabo po itong mabigyang katuparan ng ating Panginoon. Yo? Sabi dito sa verse 8 ng 1 Timothy chapter 2. No, buksan niyo po. 1 Timothy chapter 2. Sabi dito, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. See? So, sabi ng Panginoon na dalangin niya, no? Sabi ng Diyos, dalangin niya na lahat ng tao ay mananalangin sa kahit saan mang lugar nang walang pagdududa, no? Kasi alam niyo po, mga, pag nagdududa tayo sa ating mga panalangin, pag dinulog natin ito sa Panginoon,
ay panigurado hindi po ito magkakaroon ng katuparan. No? Kaya mga Cowpers, ay tayo po ay i-build natin yung ating pananampalataya sa ating Pinoon. Yung tayo, pag maglumapit tayo sa Panginoon, i-build natin na pag lumapit tayo sa Panginoon, ay pagtiwalaan natin na ito po ay kanyang didinggin. And make sure, mga Cowpers, na yung dinudulog natin sa Kanya ay para sa kapurihan Niya. No, baka naman, yung dinudulog natin sa Kanya ay puro selfishness lang para sa ikasisira ng ibang tao. Hindi po ganun. Make sure na yung mga dinudulog natin sa Panginoon, ito po ay nagbibigay ng kapurihan sa Kanyang pangalan. No? Mga Cowpers, our prayers will not be heard if we will doubt the power of God in our lives. Pag tayo po ay nagdadalawang isip, nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay, no? Matthew chapter 21 verse 22, sinabi dito, okay? Now listen very carefully. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, diba? Sa Matthew 21:22 ito, ha? In all things, and all things, sa lahat ng bagay, whatsoever ye shall ask in prayer, anong bagay na hinihingi mo sa panalangin, believing, ye shall receive it. Manawala ka. Paniwalaan mo ito. Panampalatayaan mo ito na ito ay magkakaroon ng katuparan. At ito ay iyong matatanggap. Matatanggap niyo po ito, mga kapatid. Matatanggap niyo po ito, mga Cowpers, pag ikaw ay mayroong pagtitiwala, may pananampalataya. Kaya tayo, hindi dinidinig ng Panginoon, kasi pati tayo mismo nagdududa. Pati tayo mismo pinagdududahan natin yung kapangyarihan ng Panginoon na kaya niyang ibigay sa atin. Oh. Kaya mga Cowpers, tanggalin natin yung mga unbelief sa ating mga buhay. Oo, mahirap. Oo, may kahirapan tayong mga nararanasan. Pero pag atin pong isinuko ang ating buhay, pag binigay po natin yung mga doubts, yung mga worries, di ba? Yung mga cares of this world, pag binigay po natin yan sa Panginoon, at tayo ay nagtitiwala sa Kanya, magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya ng buong buo, hindi po sinungaling ang Panginoon. Sabi niya dito, no? Sabi niya dito, believing ye shall receive. See? Napakasimpleng talata na sinabi ng Panginoon. Panampalatayaan mo, magtiwala ka, at ito ay iyong matatanggap. Amen. Wow. Ganda, no? Kaya, mga Cowpers, ay you know, itong talata na ito ay already experienced it. May mga pangarap ako sa sa buhay. Napakalaki. Pero dahil ako ay may tiwala sa Panginoon, ay dininig niya, no? Dininig niya, no? Yung aking mga panalangin sa buhay, no? Kaya kayo din, mga Cowpers, ay huwag natin pagdudahan yung kapangyarihan ng Panginoon na kaya niyang gawin, kaya niyang ibigay lahat ng ating mga hinihingi sa Kanya, yung mga hinihiling natin sa Kanya. Nothing shall be impossible with God. Whatsoever ye ask, believe in prayer and ye shall receive it. Yan po ang sabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga, no? Our prayers will not be heard because of your unbelief, no? Because of your unbelief, our prayers will not be heard. Kaya kung gusto mo, Cowper, na dinggin ng Diyos ang iyong panalangin, din panampalatayaan natin ang Panginoon. Huwag tayong magduda. Huwag tayong magdalawang isip na ibigay yung ating panalangin sa Panginoon. Ibigay yung ating mga dinudulog sa Panginoon, no? Isang araw, in God's perfect time. No, why God's perfect time? Kasi ang Diyos, pag nanalangin ka, hindi po yan. Pag nanalangin, pag dilat mo, nandiyan na, hindi po yan ganun. No? May exact time ang Panginoon po, how He answers your prayer. No? Ganun po. Kaya wag po tayong mainip pag nanalangin tayo ngayong araw at wala pa mamaya, wala pa bukas, wala pa sa susunod na linggo, tuloy lang.
hanggat hindi pa binibigay ng Panginoon sa kanyang takdang oras, tuloy lang sa iyong panalangin, tuloy lang sa iyong pananampalataya. Kaya tayo hindi naging successful at hindi dinidinig yung ating panalangin kasi bumibitaw tayo sa ating mga panalangin eh. Keep praying because God is always answering in His perfect time. No? Always follow the time of God. Yung kagustuhan ng Diyos, hindi yung kagustuhan mo. No? Tandaan po natin yan, mga ka-hopers. No? Number one, because of your unbelief, we don't succeed. Number two, because of your unbelief, our prayers will not be heard. Number three, because of your unbelief, we don't have hope. No? Because of your unbelief, we don't have hope. Nawawalan tayo ng pag-asa. Dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya, dahil sa wala tayong pananampalataya, tayo ay mawawalan ng pag-asa. See, dahil hindi tayo nagtiwala sa Panginoon, akala natin hindi na dinidinig niya yung ating mga panalangin, nawawala na tayo ng pag-asa. Wala na, ayaw ko na. Bagsak na. Ayaw mo nang magtuloy kasi nga sabi mo, wala ka ng pag-asa. Take note mga ka-hopers, nothing is impossible with God. No? And take note mga ka-hopers that if you ask in prayer and you believe in, if you believe on it, you shall receive it, sabi ng Panginoon. And ang Diyos po ay hindi sinungaling kailanman. Hindi po siya nagsisinungaling. Kung ano pong sinasabi niya sa Biblia, yun po ay kanyang gagawin at ginagawa sa ating mga buhay. No? Kaya tayo, kung may unbelief tayo sa Panginoon, we don't have hope, nagkakaroon tayo ng walang, nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-hopers, pag may prayer kayo, wait in God's perfect time. Kasi binibigay ng Diyos ang iyong tugon, ng iyong panalangin sa kanyang takdang oras, sa kanyang takdang panahon. Na ngayon, kung hindi mo pa natatanggap yung iyong pinapanalangin sa Panginoon, hindi pa napapanahon sa iyo. No? Wait for its perfect God's time. Eh? Kaya tayo nawawala ng pag-asa kasi akala natin wala na, finish na ang boxing. Kasi akala natin wala na, hindi na. Kasi nga, yung sarili natin, yung time natin, yung sinusunod natin eh. Yung time ng Panginoon, yung ating susundin. Magkaroon tayo ng pag-asa kahit ilang buwan pa yan bago dininig ng Panginoon. Kahit ilang taon pa yan bago dininig ng Panginoon, huwag kang mawala ng pag-asa kasi ang Diyos sa ay Diyos ng pag-asa. Kahit sabihin mo man na you are in your darkest time, you are in your darkest moment, you are in your darkest situation, God can light your darkness. Don't lose hope. No? God, if you are into that situation, if you are in darkness, God is teaching you something. No? Kaya nandun yung hope natin eh. No? Pag sa panahon na nasa kadiliman tayo mga ka-hopers, huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Dapat lagi tayong magkaroon ng pag-asa sa Panginoon. Diyan natin mas lalong kailangan ng Panginoon. No? Verse 19 sa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19 sinabi po ng talata dito, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Tayo po, wala pong ibang pag-asa natin, si Kristo lang ang ating pag-asa. Kung sa buhay natin si Kristo lang yung ating pag-asa, hindi po magiging miserable yung ating buhay. Kaya po nagiging miserable yung ating buhay, wala tayong pag-asa na nasisira yung ating mga pag-asa kasi nga wala tayong Kristo. Wala tayong pananampalataya kay Kristo. Pero if you will build a relationship with the Lord Jesus Christ, if you will build a relationship na mayroong punong-puno ng pananampalataya at tiwala sa Panginoon kay Kristo Jesus, ikaw ay punong-puno ng pag-asa. Magkakaroon ka ng pag-asa sa iyong buhay. Ha? Kaya nga, may hope goes on tayo. Eh. Kasi nga, this is a reminder of God that every day, there is hope.
that hope always goes on, that hope never ends. Hope is in Christ alone. Na kay Kristo lamang ang pag-asa. Kaya, manampalataya tayo kay Kristo. No? Pagtiwalaan natin ang Diyos na kaya niyang ibigay lahat ng ating pangangailangan. Kaya niya tayong gabayan sa ating paglago bilang isang mananampalataya. No? Number one, because of your unbelief, we don't succeed. Number two, because of your unbelief, our prayers will not be heard. Number three, because of your unbelief, we don't have hope. No, wala tayong pag-asa. Nawawalan tayo ng pag-asa dahil wala tayong pananampalataya. And number four, which is our last point for this morning. Sinabi po dito, because of our unbelief, because of your unbelief, we can't receive salvation. See? Simple. Dahil hindi ka nananampalataya, hindi ka nagtiwala, hindi ka nagtiwala sa Panginoon, siyempre hindi ka makakatanggap ng kaligtasan. No? Since from the very beginning of time up to this very moment, mga ka-hopers, isa lang ang kaligtasan na binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. And if we don't believe on our Lord Jesus Christ, we cannot be saved. Diba? Hindi tayo maliligtas. Kaya napakahalaga ang pananampalataya. Hindi lamang sa kaligtasan, kundi sa ating mga pangarap sa buhay. No? Because of your unbelief, we can't receive salvation. Sabi sa Acts chapter 16, verse 30 and 31, may nagtanong, and sirs, what we must have to do to be saved? Sabi sa 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. No? Mga ka-hopers, alam naman po natin ang kasalanan yung nagdadala sa atin sa nagbabagang apoy sa impyerno. Kaya nga ipinadala ng ating Diyos na Ama sa langit ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ialay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo sa atin na mga makasalanan, no? Para kung sino mang manampalataya kay Jesucristo, siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung magkaroon ng belief, if they will believe in our Lord Jesus Christ, siya po ay magkaroon ng kaligtasan. Siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. See? Pag tayo po ay pinampalatayaan natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas natin, mga ka-hopers, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Through believing. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Manampalataya ka kay Kristong Hesus at ikaw ay maliligtas at iyong sangkabahayan. No? Romans chapter 10 verse 9 and 10. Sinabi dito sa Romans 10, 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, see, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. See? Pag tayo po ay nanampalataya kay Kristo, na siya ay binangon muli ng Diyos na Ama mula sa kamatayan at ikaw ay maliligtas. So believe on the Lord Jesus Christ na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan, ikaw ay maliligtas. See? Kung wala tayong pananampalataya, if we have unbelief kay Kristo, panigurado hindi tayo makakasumpong ng kaligtasan. Kaya napakahalaga po, mga ka-hopers, no? Napakahalaga ang pananampalataya natin. Saan, Pastor? Walang iba kundi sa ating Diyos na nasa langit. No? Na Diyos sa pamamagitan kay Kristong Hesus through our Lord Jesus Christ. No? Mga ka-hopers, because of your unbelief, we don't succeed. Because of your unbelief, no? Because of your unbelief, our prayers will not be heard. Number three, because of your unbelief, we don't have hope.
And lastly, because of your unbelief, we can't receive salvation. Kaya mga ka-hoppers, kung ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi matibay, simulan po natin maging matibay. Let us surrender ourselves to God. Ating ibigay po sa Panginoon lahat ng ating mga alalahanin, no? Panampalatayaan natin ang Panginoon. Muli, lastly, verse 21-22 sa Matthew, in all things, no? Ito pong sabi ng Panginoon, mga ka-hoppers, in all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Believing, ye shall receive. Kaya mga ka-hoppers, tayo po yung magtiwala. Pagtiwalaan natin ng Diyos. Sampalatayaan natin ng Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya. Na lahat, kaya niya ibigay.